naman, nakapunta ka na. Ano bang sasabihin mo sa akin? Ay, eto na nga. Ayan! May kaibigan kasi ako na nasa Taiwan. Nagtatrabaho siya dun sa isang factory. Ang sabi niya, may mga Pinoy daw na ire-recruit papuntang Europe bilang mga factory worker. Bakit ayaw mo? Hindi naman, gusto ko nga to eh, para makasimula kami uli ni Anton. Pero ano? Makakalabas pa kaya kami ng bansa? Oo naman, bakit hindi? Alam mo naman yung sitwasyon namin, di ba? Bakit? May kaso na ba laban kay Anton? May nakalatag na ba na arrest warrant? Nakakulong na ba siya? Baka sabihin ng mga tao na tinatakasan namin yung binibintang nila sa amin. Ayun ko ba, bakit pinipilit ng mga tao kayo ang sisihin? Hindi ba nila naintindihan na kahit pigain nila ang huling patak ng dugo nyo, eh wala silang makukuha sa inyo? As a matter of fact, dapat matuwa pa nga sila pag nagtrabaho kayo sa ibang bansa, di ba? Kasi the more na matutulungan nyo sila. Pero, Mars, suggestion lang nga as a friend. Dapat talaga isipin nyo na bilang mag-asawa kung ano talaga yung gusto at kailangan ninyong gawin sa buhay nyo. Baka naman hanggang ngayon eh, umaasa ka pa rin na mapabalik sa inyo ng Brenda na yun yung in-invest ninyong pera. Missing ka. Kung gusto nyo talagang bumuti ang buhay ninyo, consider nyo talaga magtrabaho sa ibang bansa. At least doon eh, walang makakilala sa inyo. At walang manggugulo sa inyo. Kahit maglitsukan pa kayo sa kalsada, walang pake ang mga tao. Ang sabi nga nila, the past is history. The future is a mystery. But today, it's a gift. Gets mo? Gift? Kasi present. Plus, free shipping to Czechoslovakia. Oh. Go muna yan.